Magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapal ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapal ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapal ng una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, sa lansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahan loob. Mga sala ko'y iyong inisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag hindi mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pangapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana'y sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging yang kambing na inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo'y sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayo na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagupin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking iyahain ay handog ng pasalamat, pagkupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo,
ang Mesiyas, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod, at nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sino ang itinuturing ninyong guro? Sa atin pong buhay, marami tayong makikilalang guro. Maraming magpapakilala sa atin na sila ay mga guro. Sa social media na lamang, napakarami at sari-saring mga guro ang ating masusumpungan. Maraming mga vloggers and influencers na nagbibigay ng samut-saring mga payo, inspirasyon, at mga kwento. Mayroon din namang mga guro sa paaralan, mga guro sa pamahalaan, mga guro sa sports at sa iba't ibang larangan. May mga guro din sa pagpapaganda. Napakarami nila. Minsan, hindi mo na alam kung sino sa kanila ang tunay. Ngayong panahon ng Kwaresma, itinuturo sa atin kung sino nga ba ang tunay na guro. Ang banal na guro. Ang guro ng mga guro. At siya ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang gurong nangaral at nanguna sa kaniyang mga pangaral. Siya ang guro na hindi lamang nagsalita, kung hindi nagsagawa ng lahat ng kaniyang mga aral. Siya ang gurong mahabagin at mapagpatawad. Siya ang gurong naglilinis sa ating madubing budhi at kalooban. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa ang napakagandang paanyaya ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ang guro ng pagmamahal at pagpapatawad. Sinabi sa atin, magpakabuti tayo, magbalik loob sa Diyos, talikdan ang masasamang gawain, tumigil sa paggawa ng masama, pag-aralang gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, at ipagtanggol ang mga balo. Gaano man kalaki kasi ang ating pagkakasala at pagkukulang, ang Panginoon patuloy na nagmamahal sa atin. Uulitin ko po, gaano man kalaki ang ating pagkakasala at pagkakautang, ang Panginoon patuloy na nagmamahal sa atin. At kaakibat ng kanyang walang hanggang pag-ibig ay ang pagiging malinis, hindi lamang sa labas, kung hindi sa panloob na kalooban. Mga kapatid kay Kristo,
at mga kadiboto, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang salita ng Diyos. Siya ang daan na dapat sundin. Siya ang bukal ng katotohanan na magpapalaya sa ating pagkakaalipin. Siya ang huwaran na dapat nating sundin. Siya ang tanging tagapagturo na dapat nating pakinggan. Siya ang ating kaganapan. Siya ang gurong nagpapagaling. Siya ang gurong magbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tanging siya lamang ang gurong makapagbibigay ng lahat ng ito. Kaya nga po ang magandang katanungan sa ating pagninilay, ngayong panahon ng Kwaresma, sino ang gurong nagsisilbing inspirasyon sa iyong buhay? Kasama ba diyan ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang pangunahing guro ng iyong buhay? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na tapat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kaniyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang gawa, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose
na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang gurong banal. Siya ang guro ng mga guro. Siya ay mahabagin at mapagpatawad na guro. Kaya sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala, patuloy niya tayong minamahal. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin, dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.